Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po naman si Kutsun Nanay, ang inyong lingkod. Ngayon guys, naamaze ako sa panahon dahil, you know, kahapon is officially autumn season. At saka ipapakita ko sa inyo sa paligid namin, normally, ang autumn season guys, ay mag-start ng lalamig ang panahon. At saka, ang mga dahon ng kahoy ay magto-turn yellow or red. At sinasabi ko na ang maple trees, siya ang pinakamaganda namin na dahon at siya ang aming national tree. Bakit? Dahil sa dahon niya na napakaganda sa autumn season, maging red and gold, at saka mo mahuhulog sa lupa, maging ang lupa ay magiging red sa lahat at saka yellow, halo-halo doon at pinakamaganda. Sa flag namin, sa Canadian flag, kung makikita ninyo, may red in the middle, yan ang maple leaf. At saka side by side, bakit white? Kasi ang white ay stands for the snow. So yung hindi alam kung anong pangalan sa flag at bakit maging red and white, yan ang maple leaf, yan ang flag natin sa Canada. Ayun, babaligtarin rin ko ang camera at saka ipapakita ko sa inyo ang paligid namin kung anong mangyayari sa mga dahon na yan na kalahati nahuhulog na. Wait a second. Ayan. So, tingnan nyo guys, oh. Nakikita ba ninyo? Ayan ang dahon ng nahuhulog ng lupa. Ang dami nila. At na-scattered siya sa lahat. At ito ang sinasabi ko sa inyo na maple tree. Sa nakikita niyo yung maple tree namin ngayon, nag-start na siya ng red. At sa sinasabi ko na, ang national flag namin, Canadian national flag, yon ang kahoy na maple tree dahil siya lang ang pinakamagandang kahoy dito sa Canada. At mahigit pa, pag spring season namin, ang cedar niya ay ginagawa ng maple water at saka maple syrup. Ayan. Dahil sa ang history na yan, long time ago, nung mga Native Indian dito sa Canada, ang nangyari noon, dahil daw sa mga panahon noon na hindi pa natin na wala pang high technology, di ba? So, ang nangyayari noon, ang Native Indian daw, may alagang aso. Okay? So, one time yung aso nila ay pinakamaraming lies, you know? Ang aso na naman ay hindi alam kung paano gagawin dahil iyak na iyak dahil sa nangyayari sa aso. So, ang aso pala ay inano niya ang body niya sa kahoy, yun palang kahoy ay ang maple tree. So, nang binagid na niya ng aso ang kanyang pinakamakati na part sa body niya, bigla na lang may cedar ang lumalabas sa maple tree. So ngayon, ang mga Native Indian, hindi nila alam kung bakit naman ay ganyan nangyari. So tinitingnan naman Native Indian at saka ang aso ay na-amaze. Ang tubig na lumalabas sa maple tree ay nagugustuhan sa aso. Kaya yan ang experience nila at ang ginawa sa mga Native Indian, nilalagyan nila ng something sa puno ng kahoy at saka pag every spring linalagyan nila yan at lumalabas ang cedar na pinakam matamis na tubig. Yan ang history namin dito sa Quebec at saka maraming mga immigrant people na pupunta dito sa Quebec kasi tinitingnan nila ang tinatawag na toffee or we call that in French cabane à sucre. I think it's a sugary toffee, something
like that. Hindi ko kasi alam kung anong pangalan yan sa English or sa Tagalog. Dahil sa French ako dito. So, ang tinatawag nila is cabana soup. So, lahat ng mga tao pupunta dito sa Quebec, lalo na. Dahil mas kami ang maraming maple tree dito sa Quebec. Yan lang, guys. So, end na dito ang history ko. At I hope na maraming mag-like sa video ko. At kung mag-comment kayo, guys, kung ano naman ang gusto nyong tatanungin sa akin, isasagutin ko kayo. So far, so good. Ang mga flowers ko, mamamatay na sila dahil in few weeks, in few days, maglalamig na. Swerte na swerte kami ngayon dahil sa sinasabi ko na yesterday is autumn kami, officially autumn season, 22 of, no, the other day, the 22nd of September, autumn kami. Normally, pag autumn na, lumalamig ang panahon. Pero ayan, 22 degrees Celsius pa. Tsaka yung swimming pool ko sa mga bata, hindi ko pa naalis. So far, maganda pa rin ang tubig. Ewan ko ba, maliligo ba kaya ako dyan? So, have a nice day and thank you very much for viewing. Bye-bye!